Ang alamat ng saging. Noong unang panahon, may isang magandang babae na nakilala ang isang kakaibang lalaki. Ang lalaki ay isang engkanto na nagtataglay ng mga kahanga-hangang kwento at ngiti. Nakapanghihikayat ang kanyang pananalita at siya ay labis na nabighani ng babae. Ngunit sinabi ng engkanto na siya ay galing sa lupain ng mga pangarap at hindi sila maaaring magkasama. Isang araw, nagpaalam ang engkanto at sinabing iyon na ang huli nilang pagkikita. Hindi nakatiis ang babae at itinagilid ang kanyang kamay sa lalaki upang hindi ito makaalis. Subalit, sa pagbabaka sakali, nawala ang engkanto at naiwan sa babae ang kanyang kamay. Sa takot at pagkalungkot, dali-dali niyang inilibing ang kamay sa kanilang bakuran. Kinaumagahan, dinalaw ng babae ang puok na pinagbaunan. Sa kanyang gulat, napansin niyang may halamang tumutubo sa lugar na iyon. Sa paglipas ng mga buwan, tumaas ang halaman at naging isang puno na may malalapad na dahon. Lumabas din ang mga bunga nito na may bulaklak na parang mga daliri, at ito ang tinawag na saging. Mula noon, ang saging ay naging simbolo ng alaala ng kanyang iniwang kasintahan. Ang kwento ng kanilang pag-ibig at sakripisyo ay patuloy na ipinamamana mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, at ang saging ay naging isa sa mga paboritong prutas sa Pilipinas. Ang kwento ay nagpapakita kung paano ang tunay na pag-ibig ay nagiging inspirasyon sa paglikha ng mga magagandang bagay sa kabila ng paghihirap at pagluha. Ang saging, bilang simbolo ng alaala ng iniwang kasintahan, ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa pagkakahiwalay, kundi patuloy na nabubuhay sa mga alaala at sa mga bagay na naiwan natin. Ang kwento ay nagpapakita kung paano ang tunay na pag-ibig ay nagiging inspirasyon sa paglikha ng mga magagandang bagay sa kabila ng paghihirap at pagluha. Ang saging, bilang simbolo ng alaala ng iniwang kasintahan, ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa pagkakahiwalay, kundi patuloy na nabubuhay sa mga alaala at sa mga bagay na naiwan natin. Sa madaling salita, ang kwento ay nagtuturo na ang pagmamahal at sakripisyo ay nagbubunga ng matatag na pagmamahal, hindi lamang sa ating buhay kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon.